ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Muli narito tayo para po siya ay ating purihin at itaas at bigyan ng kataas-taasang pagsamba. Amen po ba? And of course, yung pong ating announcement. A blessed Sunday to all. Welcome to our online service. You can watch our Sunday celebration today via Zoom online or you may go to our FB page. Glory Christian Center, Batangas. You can say hi, type amen, or even chat us on a comment section. Join a life group today. How to be part of a life group? Just type capital letters HLG on comment bar and we will approach you as soon as we can. Join a life group now and be connected to church as a family. Ways to give. We can give our tithes and love offerings through the following online banking facilities. Metrobank, the number show in the screen, account name. Glory Christian Center, Batangas. You may also send through GCash 0919-994-7002. And if you desire to give but do not have access to our online banking facilities, you may contact Amihan Amolar Bulanhagi at 0975-436-9338. GCCB Kids Ministry. Visit our FB page Glory Kids Batangas to be updated to their weekly activity. We encourage our GCCB Grow to join us every Saturday at 3:45 p.m. and GCCB Next Gen at 5 p.m. GCCB We Care Line, let us care for you. Give us call or leave us message and we will gladly assist you. Hello there. A blessed Sunday to all of you. Before we begin with our conference, here are the few guidelines and reminders which we like to call our house rules. Entrance is at your left, while the exit is at the very back. All our drinks and coffee are found outside, just by the entrance. Now that you need to pee after all these drinks, our comfort room is also located outside, just by the exit. Remember, if you need to go outside or to the comfort room, please use the door at the back. And to go back inside, use the door on your left. As soon as the session starts, please take note of these do's and don'ts. First, silent your phones and devices. Avoid roaming around, especially when the speaker is speaking. Since we cannot abide the social distancing protocol, please make sure to always wear your mask. Wear your ID or name tag at all times. Listen attentively and finish all parts of the session. And last, during the Q&A period, please speak one at a time and avoid talking over each other. Learn and enjoy the conference, and God bless. Leaders and Workers Appreciation Night on September 4th. My favorite part 22. Construction of the new church building! Yes! Kaya kahit para bang tumigil ang buong mundo, ni minsan man ay hindi tumigil ang Diyos. Pursue it and prevail! See you at GCC Batangas! Okay, my message is continuation of last week. Tungkol yung commitment. Now,
may message about sino ba ang may commitment. Yan. Okay. Sino ba ang may commitment? So ang bawat miyembro ay binigyan ng Diyos ng ang bawat church ay binigyan ng Diyos ng bawat local church ano ng tinatawag na miyembro. Kanyang katawan at ito'y kaloob na ang bawat member ay makatutulong upang makapag-ambag sa paglago para sa kagalingan ng bawat simbahan. Para sa bawat membro ng simbahan, dapat meron tayong commitment. At ang commitment mo ay merong tinatawag na tatlong antas o tatlong level ang commitment. So, yung po nasa sa Zoom natin, so welcome po, nasa Zoom. Meron po tayong ilang mga kapatid. Meron po tayo ngayon nasa Dumaguete, naka-Zoom sila, no? Nasa Kalbayog. Meron po tayong nasa Canada. Hi, sa Canada. So, hindi lang po tayo sa Pilipinas, hanggang Canada po, meron tayong dumadalo. So, meron po tatlong level ang commitment. Una po, yung commitment kay Kristo. We are all committed to Christ. No? Ang lahat po ng mananampalataya, ang lahat ng Kristiyano, we should commit ourselves to the Lord. No? Siya po ay dapat ay ating Panginoon at ating tagapagligtas. Wala po dapat tayong ibang tagapagligtas, ibang inaasahan, at ibang Panginoon. Bawat membro po ay dapat na nakakilala kay Kristo ng lubusan. Although, hindi natin sigurado, no? Pero, it's supposed to be, every member of the church, dapat ang lahat ng dumadalo ay merong ganap na relasyon kay Kristo. We are all committed to Christ. Pangalawa pong level, yung pangako o yung tinatawag na commitment sa tinatawag na body of Christ. We should have a commitment to the body, no? Dapat tayo po ay nakatalaga ang ating mga buhay, ang ating pong mga pangako ay para sa kanyang katawan. Ang pangako kay Kristo ay nangangahulugan ng pangako rin sa kanyang lokal na katawan. No, hindi natin pwedeng sabihin, mahal natin ang Diyos, inuuna natin ang Panginoon, iniibig natin ang Diyos ng hindi naman natin na pinababayaan naman natin ang ating commitment sa kanyang katawan. At merong pong bawat membro ay dapat meron tayong kinakaaniban na local church, no? O local body. At ito po ang tinatawag nating simbahan. Ang mga membro po ay dapat nakikibahagi. O tayo po ay dapat merong ambag sa itinakdang kakayahan na ibinigay sa atin ng Panginoon. So dapat po tayong meron tayong ambag, ano? Meron tayong maibibigay para po sa kagalingan, sa pag-unlad ng ating kinabibilangang local church. Katulad po ng Glory Christian Center Batangas, yan, dapat po tayo ay merong ambag. Hindi lamang po yung ating pagdalo, hindi lamang po yung ating pagbibigay, kundi anumang ambag, kasama po dito yung ating mga talento, ang ating kakayahan, no, na itinakda ng Diyos na dapat nating gawin. At yung pong pangatlong level ng pangako ay yung tinatawag na commitment po sa gawain natin sa buong mundo. Yung tawag doon ay Great Commission. Every Christian, ang bawat mananampalataya, tayo po ay merong commitment sa lahat ng tao sa buong mundo. Sa lahat ng bansa, kung saan tayo pwedeng gamitin, dalahin, o yung abot ng ating influence o yung sphere of our influence. Dapat tuklasin natin at gamitin ng isang mananampalataya ang kaloob sa kanya ng Diyos upang abutin natin ang bawat kaluluwa sa ibabaw ng mundo. Hindi lamang po tayo ang mahal ng Diyos at hindi lamang tayo ang nais iligtas ng Panginoon. Kung tutuusin, ang kalooban ng Diyos, maligtas nga ang lahat ng tao. No? Bagamat hindi nga lahat ng tao ay maliligtas dahil hindi naman lahat ay handang sumampalataya. Pero bilang mga mananampalataya, lahat tayo ay mayroong commitment sa mundo na ibahagi ang salita ng Diyos. Naalala ko kagabi ang preaching o ang sharing ni Oliver sa aming family devotion na importante yung ating patotoo. No? Hindi lamang yung ating pag-share, kundi yung ating patotoo upang makita ito ng mundo sa atin. So ang commitment ay isang pangunahing kailangan upang makapamuhay ang bawat simbahan, ang bawat church sa mga strategy at sa mga pagpapaunlad, pagpapalago at pagpapatatag ng bawat simbahan. Without the commitment in the church, from the pastors, from including the leaders and every member, wala pong chance na pwedeng lumago. No?
Ang church po ay lumalago, ang unang dahilan, dahil merong mga committed na mga membro. Because hindi lamang nais sila sila'y maging kaanib, nais sila'y maging kabahagi at maging ambag sa paglago ng bawat simbahan. Katulad po ninyo, katulad ng bawat isa atin, tayo po ay gagamitin ng Panginoon ang ating commitment upang lalong lumago ang iglesia na ating kinabibilangan. Are you following? So, paano ba natin malalaman kung talagang merong commitment ang isang mananampalataya o ang isang tao? Paano ba natin malalaman kung meron siyang commitment? So, number one, handang pagbayaran ng anumang presyo o halaga. We are willing to pay the price. No? It is a sign of commitment. Handa tayong magbayad. Handa nating ibigay anumang presyo, anumang halaga na kailangan. Kung ang isang tao ay nakatuon sa tawag ng Diyos, siya ay handang magbayad ng anumang halaga. Matupad at mangyari lamang ang pagkatawag sa kanya. No? Every member, kaya nga po, one of the goal of our church, one of the vision, ay ang bawat miyembro ng ating church ay maging mga worker. At ang bawat worker, maging mga minister. No? Kaya po meron tayong My Faith Class, tinuturuan tayo paano tayo maging accurate naman ng palataya. And then meron pa tayong Life Building Station. Ano po yung Life Building Station? Yung hinuhubog ang ating pamumuhay bilang Kristiyano, tayo pinapatatag, tinuturuan tayo sa maraming bagay upang tayo maging matatag, tinuturuan tayo ng discipleship, no? That's just a personal growth, no? Pero aside from that, meron pa tayong leadership training. Tinuturuan tayo paano maging leader, paano manguna sa lahat ng aspeto na ating ginagalawan. Hindi lamang po sa worship team, hindi lamang po sa life group natin o sa cell group, kundi sa lahat, paano ka manguna. Maging ito man ay sa ushering, ito man ay mga simpleng mga pagluluto, o kasi meron po tayong iba-ibang commitment sa church. Meron ditong palinggohan pag every Sunday na commitment. At ito po ay hindi lang nangangahulugan ng isang araw, kundi minsan dalawang araw hanggang tatlong araw, at higit pa minsan, lalo na po yung naroon sa mga tinatawag na pulpit ministry, yung mga preacher, no? Yung mga member ng worship team, mga awit, manunugtog, manganta. Yan po ay hindi lamang isang beses ang linggo ang commitment nila. No, inaabot po yan ng mga dalawang araw hanggang tatlong araw, at depende pa at kapag pa meron pa mga event. No? Meron naman mga commitment na minsan ay once a week. No? Once a week or minsan hindi pa. Halimbawa po yung kapag may mga event. Katulad po natin, mamaya may event. So marami pong mga gumagalaw. Hindi lamang po yung halos araw-araw ay may dalawa na silang linggo, na higit pa sa dalawang linggo na araw-araw narito, mula po tanghali hanggang alas 11 ng gabi. Kagabi umuwi sila 11 na inaabot pa po ng alas 12 at hindi pa nga po matapos-tapos. Yung araw-araw ginagawa po yun. Yung iba naman ay misan pumapasyal din. At hindi lamang po doon, kailangan ang mga tao pong gumagawa dito, nagugutom, hindi na kailangan magluto. May nagpapadala po dyan ng merienda. Nakita ko dito, pagkakalalaki ng palaman at tinapay, gusto kong kumain, hindi naman ako makakain. No? Dahil tatasa ay sugar, dahil matatamis ang mga palaman, tapos mga tinapay pa. Pinapanood ko na lang. So, yun po yung mga iba-ibang klase ng commitment. Meron namang every event, meron namang nagluluto, nagpapake, nagsiserve, naglilinis, at lalo na po ngayon, kung ang ating church po ay palaki ng palaki, at padami ng ating activities, padami rin po ng ating gawain, siyempre, nangailangan tayo ng mas maraming mga manggagawa ng Panginoon. Amen. Hindi naman natin kinakailangang pahirapan ang ating sarili, but we need an extra mile, no? Kadagdagang paglalaan ng paglilingkod sa atin. So, marami po mga tao ang gustong maglingkod sa Diyos. Marami mga Kristiyano ang gustong maglingkod. Ngunit, ayaw nilang magsumikap upang maabot ang kalagayang iyon. They want to serve, but they don't want to try hard. No? Ayaw nilang magsumikap. Ayaw nilang magbigay ng extra effort. No? Kung ang nais ng Diyos sa isang mananampalataya ay o maging isa tayo sa mga
manggagawa ng Panginoon, kailangan po natin ito ay pinagsisikapan. Kailangan po nagbibigay tayo ng panahon, ng effort. Okay. Kahit po ang cell group, kung atin po nga titingnan ang sinabi ng salita ng Diyos, ay doon po sa Ephesians, hindi ko lang po naisama doon sa verses. Doon sa Ephesians po, chapter 4, verse 11, ang Diyos ay nagbigay ng iba-ibang mga kaloob sa iglesia. Nandyan po ang pastor, ang ebanghelista, ang propeta, ang apostol, at guro. No? Mga guro, ang mga ebanghelista, mga guro. At sila'y ginagamit ng Panginoon para ihanda ang bawat mananampalataya sa mabuting gawain. So, if we analyze the word na sinulat po ni Pablo, ang trabaho ng pastor ay mag-train ang mga propeta, ng mga leader sa church, sa mga preacher, ay i-train ang bawat mananampalataya upang ihanda sa paglilingkod sino ang mananampalataya. Are you with me? So, kaya tayo po ang gagalaw. No? Wala pong church na lalago dahil ang pastor ay sobrang sipag humayo. Bagamat importante po ang paghayo, pero ang humahayo po ay ang bawat bahagi ng katawan. Ang kumikilos ay ang bawat bahagi, ang bawat katawan. Yes, I cook the food, maging po sa mga gawain ng church because I love to cook. No? Kahit po mayroong ibang gagawa, kapag kaya kong gawin, ginagawa ko dahil natutuwa po ako magluto and enjoy cooking. Pero, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay magagawa ng isang pastor. At hindi lahat ng pastor ay mahilig magluto. No? Hindi naman lahat. Pero lahat po tayong mga manggagawa, lahat tayong mga mananampalataya, meron tayong kanya-kanyang talento at kakayanan ibinigay ang Panginoon. Amen? Bagamat may plano at tawag ang Diyos sa iyong buhay, hindi automatikong nagbubukas ng pintuan para sa pagiging epektibong lingkod ng Diyos. No? Hindi bisibin automatic na dahil tinawag ka ng Panginoon, meron open doors ng paglilingkod. No? Ikaw ay isang manggagawa ng Diyos at isang manggagawa na kinakailangan merong ginagawa. No? Pag sinabi yung manggagawa ng Panginoon, worker, meron kang work. No? Meron kang trabaho. Tinatrabaho natin yung pinapagawa ng Panginoon. Are you with me? So, kailangan po, meron tayong lahat ng, ang isang tao may commitment ay handa kang magbayad ng price. No? There's a price to be paid. No? Meron. Misal, sometimes, it could be a literal money. No? O sa, yung effort, yung talento, yung pagpupuyat. Alam nyo, pag ikaw ay seryosong pastor, hindi ka lamang nag-aaral ng salita ng Diyos dahil ikay magmimensahe. Nag-aaral ka rin para sa iyong sarili. No? Para ikay lumago. No? Kasi ang paglago ng isang iglesia ay nakasalalay din sa paglago ng isang pastor, ng isang leader. Ang paglago ng isang cell group ay nasa paglago rin ng isang leader. Naintindihan po ba natin? Ang paglago rin ng church ay nakasalalay sa paglago rin ng mga manggagawa. Okay. So, ikaw ay manggagawa ng Diyos. Ang isang manggagawa ay kinakailangan, nagtatrabaho. Maaring tawagin ka ng Diyos upang magsakripisyo, no? Upang ihayag ang kanyang layunin sa inyong buhay. Kung talagang nakatuon ka sa mga layunin ng Diyos, gagawin mo ang anumang sakripisyo na kailangan niya para mula sa atin. Sinasabi po ng Biblia tungkol sa ilang mananampalataya. Sabi po ng Pahayag chapter 12 verse 11, ngunit natalo na siya ng ating mga kapatid sa pamagitan ng dugo ng tupa at ng katotohanan ng ipinangangaral nila. Hindi sila takot na ialay ang buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya. So there is a paid, it is a price to be paid. No? Meron pong halaga dapat talaga. So imagine ha, ang mga taong ito ay lubos na katuon sa Panginoon. Sila'y nakatuon lamang sa Panginoong Jesucristo. Na handa nilang ialay maging ang kanilang buhay. No? No. Hindi pa naman po tayo hiningi ng Diyos na ialay natin ang ating buhay at tayo magpakamatay sa paglilingkod. Kundi ang hiningi lang po sa atin ay yung ating time, yung oras, at hindi naman ito araw-araw. Maaaring yung iba ay araw-araw, pero hindi lahat. No? Pero ang mahalaga po, lahat tayo dapat ginagamit ng Panginoon. Kung tayo nakatuon sa Panginoong Jesucristo, walang presyo o halaga na hindi natin kayang pagbayaran. Walang halaga. Nako, paano na yung gawain kong ganito? O ganito. So, lagi pong,
you cannot serve God without sacrifice. Hindi po pwedeng walang price. Ang paglilingkod po hindi pwedeng walang halaga. Lagi itong mayroong kapalit na halaga. Kahit po ito'y nangahulugan pa ng pag-aalay ng ating buhay sa ating Master, sa ating Panginoong Jesus. Okay, pangalawang bagay. So, yun po yung pag-aalay na. Pangalawang bagay, handa. Sino ba may commitment? Sila yung mga handang lagpasan ang anumang hadlang o balakid. No? Ano man yung mga hindrances. Yung handa mong malagpasan. Alam nyo, ang paglingkod meron, siyempre, lagi po nang may hadlang. Ito nga lang week na ito eh. Si Stella nga. No, siyempre, ganun naman po siyempre pagkikipastor. Hindi naman ibig sabihin, lahat ng oras, kahit minsan asawa mo, nanghihina rin. Minsan naman, ikaw ang manghihina. Siyempre kami po ay nagkaroon ng trangkaso. Nagsimula pa naman nung Sunday. No? Kaya po ako medyo, kung pansin ninyo, medyo umubo ako dito, dun ho ako tinamaan ng trangkaso. At pag-upo ko, napunta pa rin kami ng Batangas, hindi pa na kami ng gamot. Kinabukasan, gabi hindi na kami nakatulog. Kami mag-asawa. Yung palang Sister Stella pala ay ilan ang araw na masamang paharamdam. Kinabukasan, gano'n na naman. Naku, nung araw ng Merkules, medyo okay na. Pero siyempre yung paharamdam namin, hindi pa okay. Wala nang ubo masyado. Hindi naman kami nilalagnat. Pero, sabi, paano yan? Merkules na. Paano yung ating gawain? Tutuloy pa ba natin? Parang gano'n. Di man sinabi niya, tutuloy pa. Sabi ko, Merkules pa naman. Iniisip ko rin yan. Kaya lang, mahaba pa naman para tayo magpasya agad ngayon. Pag yan ay Biyernes na o Sabado na, at ganito pa rin tayo, talagang hindi. So, but praise God, nung pong Huwebes ba yata yun, no? O Huwebes o Saturday, I think Huwebes. Friday. Ay, okay na kami. Actually, Huwebes, biglang lang okay na. Kulang lang pala sa Dolpina ni Sister Stella. Okay na. Sinilyata ni Sir Telma, umiling kayo ng Dolpina. Umiling ka ng Dolpina. Kapit ako, unaisip ko lang agad dito. Hindi ako kahapon pang okay ang pakaramdam. Okay na ika ako. I go, praise God. Ako naman, okay na din. So, nung Friday, ini-encourage, punta ako kayo na Sir Telma. Sila ho'y nagka-COVID. Pero sila po yung negative na ngayon. Nagka-COVID po sila magkakapatid. Pero nung sila naman ay wala COVID, sabi niya, pwede ka na pumunta sa bahay. Pumunta po ako doon. Pinag-uusapan namin yung mga preparasyon. At pagdating ko doon, in-encourage niya akong mag-antigen. Sabi ko, naku, wag. Pag ano pang negative, hindi tayo matutuloy. Ay, ipagtalo pa ako. Kaya lang, Sister Lulo, pinadalan pa rin ako ng pang-antigen. Ako po yung nakukonsensya. Sabi ko, baka nga ako ay COVID. So, nag-test na rin kami mag-asawa. Nag-test. So, praise God, negative naman. Hindi ko alam kung negative na o talagang negative. Pero pag-test naman namin, negative. Kaya huwag kayo huwag mag-alala. Kami ho ay negative. Wala ho kaming... wala na rin yung ubo, wala lang ano. Pero, nauna ho sa amin kasi nagkasakit yung aking isang anak. Pero almost 2 weeks siya na may sakit. Pero dahil siya nasa labas, nabasa ng pawis, matuyuan. So, nagkaroon siya ng lagnat. No? Tapos, sumunod naman yung isa kong anak, nagkaroon din ng lagnat galing sa trabaho. So, nagkaroon ng lagnat ang mga tao. Pero, praise God, wala naman po sa aming nagkaroon ng COVID. At sa totoo lang ho, ang lahat ng aming halos kapitbahay, doon sa aming lugal, siguro hanggang may school, hanggang doon sa may paibaba, halos lahat ho ng bahay may sakit. At yun ho, paninda ni Sister Stella, yun lang mga paninda sa tindahan na Bioflo at saka mga Decolgit, mga Biogesic, lagi hong ubos. Misan ho pag talaga nakikiusap pati ho yung aming personal na gamot na hindi, misan ipinagbebenta niyan at pagkailangan-kailangan ng mga tao. Sabi ko, hala namin kami hindi natatamaan, pero lahat ho ng magkakapit bahay doon. Sabi ko, kung tinisiguro lahat ng tao doon sa ilat nung araw, nung panahon yun, baka lahat ay may COVID. So, salamat din po sa bakuna, no? Wala naman po na ospital, wala naman nahirapang huminga, wala naman naging malala, no? At least, yung iba nagkasinat, yung iba nagkaunting ubo. Maybe it's ordinary flu, kasi uso naman talaga ngayon ang season. Yung pong tinatawag na seasonal flu, ano, yung pong tinatawag na yung ating tinatawag na flu. Okay, but maging maingat pa rin po tayo, lagi tayong matulog ng maaga, uminom ng vitamins, although ako po ilang araw habang may sakit hindi umiinom ng vitamins. But anyway, praise God.
kailangan nating lagpasan. Amen? Ang tao pong nakatuon o meron po siyang commitment ay handa mong pagtagumpayan ang lahat ng hadlang upang mapanatili natin ang ating commitment. Kailangan handa ka sa lahat ng bagay. Kailangan nakaprepare ang iyong puso, pati ang iyong katawan. At gagawa ka ng paraan. Siyempre, higit sa lahat, mananalain ka sa Panginoon. And praise God. God is so a wonderful God. Sister Lulungay, nakadalwa siya ng test. Negative na nga po yung magkakapatid, Sister Lulu. Naku, lungkot na lungkot, positive pa rin. Hindi siya makalabas. Pero praise God, sa pahuling test pa rin naman niya, na itong isang araw, makalwa yata o nung Friday or nung Saturday, nung Thursday, pag-test niya ay negative na. So imagine ha, inabot siya ng 10 days. No. Although sinasabi po ngayon na mga hanggang 7 days maximum, 5 days, pero si Sister Lulu inabot pa rin ng 10 days na may COVID. Lumampas pa rin. Okay. So salamat po sa Panginoon. Okay. So ang tao pong may commitment ay determinado na panatilihin ang pangako na kanyang ginawa. Sabihin, yung kanyang commitment na kanyang ibinigay, handa siyang panatilihin ito. Ano man ang mga hadlang na dumarating. No? Hindi lamang sakit. Sometimes, hindi lang po sakit ng hadlang. No? Kahit minsan tayo walang sakit, makaharamdam ka minsan ng hala mo hindi mo kaya. No? Sobrang pagal ang iyong katawan, sobrang kang pagod. Minsan naman ay may mga circumstance na darating sa ating buhay. Hindi lamang naman na sakit o karamdaman. No? May iba pong mga hadlang na ginagawa ang kaaway. At sometimes, hindi naman natin pwedeng sisihin lagi ang kaaway. No? Sapagat ang diablo ay inalaw ng Panginoon just to test us. No? Kung hanggang saan ang ating commitment. No? Minsan yung kasama ka na, aalis ka na, biglang may mga circumstance na hindi natin inaasahan. But always, tingnan natin mabuti. Misan, ito ay paalala ng Diyos upang tayo hindi tumuloy. O misan naman, ito ay atake ng kaaway upang tayo ay hadlangan. At anumang hadlang na dumarating, kailangan nating magpatuloy. Dapat tayo nagpapatuloy. At dapat ginagawa natin upang malampasan natin at mapanatili natin ang ating commitment. Sa kabilang banda, ang isang tao na hindi talaga nakatuon o wala talagang commitment o parang pahapyaw lang o gusto lamang niya pero hindi siya committed. Hindi siya committed sa kanyang mga pinangako. Ang hinahanap lamang niya ay kung ano yung mga madali o yung maalwan o yung maginhawa na mga bagay. Ay, ako'y sasama yan, kayang-kaya ko yan. Pero pag meron ng mga challenges, meron ng mga struggle na madadaanan, parang ayaw ko na. Siguro hindi kakalooban ni Lord kasi bigla akong nagkaganito. No? Misan kung kailang aalis ka na, saka naalala ko noon may mga pumuntang gawain. Kung kailang aalis, saka flat ang sasakyan. No? Saka ang daming araw, saka magkakaroon ng mga problema, mga minor lamang sasakyan. Magkakaroon ng mga problema. Kapag medyo nahihirapan na, malamang nagagawa na siya ng mga pagbabago o mga kadahilanan. At darating sa punto na hindi niya gagawin, ang kanyang ipinangako kapag ang isang tao ay walang ganap na commitment. Kapag mayroong kaunting problema, agad siyang umaatras. Agad nagbabago ang isip. Kaya dapat, pagdating po sa Panginoon, dapat meron tayong commitment pagdating po sa paglilingkod. Pagdating sa Diyos, pagdating sa kanyang gawain, sa kanyang katawan, pagdating po sa gawain natin sa ibabaw ng mundo na pinapagawa ng Panginoon. Pangatlong bagay na po tayo. Okay? So una ay, masusubukan natin ang commitment. No? Dapat, you are willing to pay the price. Pangalawa, handa mong lagpasan ang anumang hadlang. No? And pangatlo, ano po ang pangatlo sa paano makikilala natin ang kung sino may commitment? Kapag ang isang tao ay focus, may kakayahan kang manatiling nakatuon o nakapokus sa iyong commitment. Dapat focus ka sa iyong commitment. Kapag isang tao ay focus, siya ay nakatutok at hindi madaling gambalain o abalahin.
Ngunit ang hindi nakatuon sa anumang bagay ay madaling madala ng agos ng paligid. No? Misa madaalan lang ng kaibigan. Inaya lang ng nung kanyang maliligaw kahit hindi pa sila, ay crush niya. Nasira na agad yung loob. Sabihin, madaling magambala kapag mayroong sumabay na isang bagay. Ginagawa na agad niya dahilan. Kaya nga po, it is impossible. Yes, sometimes you want to serve, but it's impossible to serve God without a commitment. Mahirap po talaga maglingkod ng walang commitment. Kahit naman po sa pag-aasawa, kung hindi ka pahandang magbigay ng commitment, you are not willing to give your responsibility and commitment, eh huwag ka na mag-aasawa. No? Kasi ang pag-aasawa is not just about love, is not just about feeling, it's about commitment and responsibility. Eh hindi po pwedeng paglabas mo ng bahay, ang pakiramdam mo, dalaga ka pa rin o binata ka pa rin. You always remember that you are married. No? At hindi lamang dahil sa ikaw ikasal na, kundi meron kang pananagutan, meron kang iniwan, may maghihintay sa iyo. No? Sabi, nung isang araw, may pinapanood ako sa FB, sabi, ang caption ay, bihira na, o ang ginawa niya ang caption, bihira na ang babaeng ganito ngayon. No? Pero ang totoo, wala akong alam na babaeng ganito ngayon. No? Nalagay doon, sabi nung babae, hindi dapat pala na i-video ko na ipalabas. Sabi nung babae, "Oh, sweetheart, bet ikaw ay alas 9 na hindi ka pa nabangon. Yung mga kabarkada mo doon nag-aaya na mag-inom, hindi ka pa nabangon. Ay baka ikaw ay hinihintay ka na nila. Kumuha ng 5,000. Ang 5,000 ay dapat ubusin mo 'yan. At saka pag ikaw ay naroroon sa iyong mga kabarkada, huwag ka na mag-chat-chat kahit anong oras." At sabi, huwag mo nang ibabalita kung ikaw yung anong oras uuwi. Okay lang. Basta, huwag mo na akong alalahanin dito. At yung 5,000, huwag ka magtitiri dyan kahit mag... nakalagay na caption, bihira ng mga babae ang ganito ngayon. Ang totoo, wala namang babae ang ganoon. Okay, are you with me? So, buksan po natin ang Lucas chapter 9 verse 57 to 62. Kaya siyempre, pag may asawa ka, meron kang responsible sa iyong iniwanan. Meron nga, si Sercela nga eh, sa aking anak, hindi kasi pare-parehong anak. Merong anak ko na kahit ultimo yata pag singot, pati pag utot, gusto itik sa iyo. Mama, umutot ako. Naalala ko si McNeil, wala dito nung bata. Eh, pag antok na sabihin sa kanyang daddy, nangihina na ako. Ano na hihina na? Yung pala inaantol na. Daddy, uutot. Pati pag-utot, binabamaalam po sa kanyang daddy. Pero meron din tayong mga anak na gano'n, yung bang bawat kilos gusto ipaalam. Meron naman tayong anak, ano ba naman ito? Yung maal din ako, dumating na ba sa pinuntahan o hindi mo nagtetext? Hanggang sa umuwi, hindi nagtetext. Hindi mo alam. Misan, kaya mo lamang malalaman pag ikaw ang tumawag, ikaw ang nagtanong. Ano? Meron mga anak na gano'n. Ano? Pero sa asawa, hindi po pwede yung gano'n. Kailangan ibabalita mo talaga. No? Dahil may nag-aalala na sa'yo. At kabagay, kahit hindi lang naman, kahit sa ating mga anak, dapat binabalita natin. Hindi dahil sa walang tiwala sa ating magulang. Dahil sila yung nag-aalala sa atin. No? Gusto nilang malaman kung ikaw ba'y nakarating sa iyong pupuntahan. Okay. Basahin natin. Lucas chapter 9, verse 57 to 62. Habang naglalakad sila, may isang lalaking nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Pero sinagot siya ni Jesus, "May mga lungga ang mga taong gubat, may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ako na anak ng tao ay walang sariling tahanan na mapagpahingahan." Sabi ng verse 59, sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Pero sumagot siya, "Panginoon, pauwiin po muna ninyo ako para maipalibing ko ang aking ama." Pero sinabi sa kanya ni Jesus, "Ipaubaya muna sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay. Pero ikaw, lumakad ka at ipangaral ang tungkol sa paghahari ng Diyos." So, may isa ring nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa iyo, Panginoon. Pero hayaan niyo muna akong magpaalam sa pamilya ko." Verse 62.
Sinabi ni Jesus sa kanya, ang sino man nag-aararo na palaging lumilingon ay hindi kapahipahinabang ang paglilingkod sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Sa pagkakataong ito, ipinapaunawa sa atin ang Panginoong Jesus na kapag tayo ay nakatuon at nakagawa ng isang desisyon na nagsasabing, Panginoon, susunod po ako sa inyo. Wala nang iba pang landas na maaari pang puntahan. Dapat diretso lang. No? Wala dapat gagambala o aabala. No? Ang ating pangako kay Jesus ay ang ating magiging kalakasan upang tayo ay tumuon sa Kanya at makalaya sa lahat ng mga humahadlang sa mga gawain natin. Ano mang gawain panlupa. No? Alam nyo, marami din tayong ibang mga gawain panlupa. Minsan, kahit nga yung simpleng gutom eh, minsan nakakahadlang ano, o yung mga ibang mga bagay. But if we are committed to a certain things, anumang bagay na ating ginagawa, eh wala dapat humadlang sa atin. Wala dapat gagambala. Are you with me? Ganyan din ang sinasabi sa atin, Jesus, nakalimutan ang tungkol sa, ano, hindi ibig sabihin na kalimutan natin ang tungkol sa ating pamilya o ating mamahal sa buhay. Ang punti dito ay manatili tayong nakatutok sa ating mga commitment. Ibig sabihin, mayroon namang pamamaraan. Mayroon namang mga tamang mga pag-i-schedule. So, pwede naman nating iwasan yung makasabay. O kaya naman, kung hindi ka makasabay sa iyong pamilya because of your commitment for a certain things, pwede ka namang sumunod. Sabihin, ang gusto lang ipakita ng Panginoong Jesus ay yung dapat nakatuon ang ating paningin sa ating ginagawa. Amen? Dapat meron tayong focus. Kapag ikinangako, dapat, sabi nga nung isang linggo, meron kang palabra di unod. Ang punto ay manatili tayong nakatutok, nakatuon sa isang bagay na ating ginagawa. Yun ang taong may commitment. Hindi siya maaring magambala kahit na mahalagang responsibilidad pa. Kahit man saan pa ito'y pampamilya. Pag inuna natin ang Panginoon at ang kanyang gawain. No? Sometimes, di natin alam. Parang bang ang laking sakripisyo. No? Ang laki ng masakripisyo sometimes. Mga lakad, isang lakad sa kaibigan, kabarkada. Napapatapat pa naman doon sa mga, saan matagal kayo hindi nakikita. But, kapag inuna natin ang gawain ng Diyos, lagi pong ang Diyos ay merong nakalaan na gantimpala sa kanyang mga anak. Hindi lamang dito sa lupa, lalo't higit sa kabilang buhay. Walang anumang bagay na maaaring makagambala sa sinuman tao na tinawag at handang sumunod sa pinapagawa ng Panginoon. Walang pwedeng gumambala. Walang pwedeng, kapag ikay merong commitment, kapag ikay merong pagtatalaga ang iyong sarili sa paglilingkod, kapag handa kang ituon ang iyong sarili sa anong bagay ng paglilingkod, lalo't higit sa Panginoon, sa kanyang katawan, sa paglilingkod, sa anumang bagay, lalo't higit sa Diyos, walang pwedeng humadlang sa isang naglilingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Tayo po'y tumayo, tayo mananalangin.